Ganito lang gagawin, no? First, punta kayo sa settings. Punta kayo sa settings ng cellphone nyo. Tapos, punta kayo sa apps. Then, hanapin nyo yung application na Y-Dashcam. So, sa pinakababa siya, Y. Ito, Y-Dashcam. Punta kayo sa storage. Punta kayo sa storage. Tapos, dito sa clear data. Clear nyo lang yung data. Ayan, okay na. Pagkatapos nyo ng ma-clear data, punta kayo sa application sa dashcam. Y-dashcam. Then, may lalabas na ganyan. Select your area. Pag dito sa Pinas, Asia. Then, accept lang. Terms and condition. Tapos, make sure na naka-open yung Y-dashcam nyo. No, naka-open yung device. Add device. Tapos, dito sa Y-smart-dashcam. Click nyo yan. Tapos, next step. Next step. Then, may lalabas na ganyan. So, ang pipiliin ko is kayo kung gusto nyong all the time, pero ako while using app na lang. Tapos open nyo yung wifi, open din pala yung location. Alright, tapos pag may lumabas na ganyan, no, punta tayo sa wifi. I-manually connect muna natin yung dashcam natin sa wifi. So, ayan, ako naka-connect na ako. Try natin. Ayan. So, ayan pala, naka-connect na siya. So, ayan pala, naka-connect na siya, no? So, punta ulit tayo sa application. Add device. Next step. And connecting na siya sa device. And so guys, okay na. Kung gusto nyong i-modify yung password tsaka yung name ng dashcam nyo, pwede naman siya dito, modify now. Tick nyo yung modify now, pwede nyo palitan yung name tsaka yung password. So ako, okay na ako dyan. Hindi ko napapalitan. Okay na. So, ayan, okay na. Na-access na uli. Ayan. So, antayin nyo lang mag-loading kung gusto nyo mag-access. No, so, guys, maraming salamat sa panonood. Peace. Ingat. Ingat. Shoo. So, guys, maraming salamat sa panonood. Peace. Bye.